welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And bawas na po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-apply ng SSS loan gamit ang SSS mobile app. And kung paano ba tayo makakakuha ng disclosure statement. So may mga nag-a-apply kasi sa SSS na hinihingan muna ng employer ng SSS disclosure statement bago i-approve yung loan application. So ngayon po ituturo ko sa inyo paano ba tayo mag-a-apply ng loan sa SSS and paano ba natin makukuha yung SSS loan disclosure statement. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! Before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or kung gusto niyo mag-vacation sa Palawan, Boracay, or Cebu, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So una, kakailanganin muna nating i-download ang SSS mobile app sa inyong Google Play Store or any downloading apps na meron kayo. So once na-download nyo na yung SSS mobile app, open nyo lang po. And then, mapupunta na kayo sa login page ng SSS mobile app. So, kakailanganin nyo po dito ng user ID and password sa inyong SSS online account. Kung wala pa po kayong user ID and password sa SSS, panoorin nyo po sa YouTube channel ko or sa Facebook page ko yung video kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. So, ilalagay ko rin po yung link ng video to dun sa description ng video to at sa comment section ng video to. Para i-click nyo na lang po. So once meron na po kayong user ID and password sa SSS, i-login na po natin dito sa SSS mobile app. So i-type lang po natin yung user ID and password. So huwag nyo pong i-click yung employer login na bilog. Huwag nyo pong lalagyan yan ng tuldok. So lagpasan nyo lang yan. So once na-type nyo na yung user ID and password nyo, click nyo lang po yung sign in button. And then, mapupunta na tayo sa ating SSS online account. Pero before tayo mag-proceed sa pag-apply ng loan, make sure meron na po tayong naka-enroll na bank account sa ating SSS online account and approved na siya ni SSS. Kasi dun po i-deposit yung perang ni loan natin dito sa SSS. Kung wala pa po kayong na-enroll na bank account sa inyong SSS online account, panoorin niyo po sa channel ko yung video kung paano mag-enroll ng bank account sa SSS. Lalagay ko rin po yung link ng video to sa description ng video to at sa comment section ng video to para i-click niyo na lang po. So once meron na po kayong approved na bank account na naka-enroll sa inyong SSS online account, proceed na tayo sa pag-apply ng loan. So balik lang ulit tayo sa homepage ng ating SSS online account. And then sa bandang baba, may makikita kayong plus sign. I-click nyo lang po yun. Then, may mga lalabas na choices. Sa bandang loans, i-click nyo po yung apply button. And then, may mga fill up tayong information. So, una, yung loanable amount. So, i-click nyo lang po yung arrow pababa dun sa loanable amount para i-select nyo kung magkano yung gusto nyong i-loan. So, normally, kung ano yung amount na nakalagay dyan na una nyong makikita, yan na yung pinakamataas na pwede nyong ma-loan dito sa SSS. Yung sa disbursement account, automatic may fill up na yan kasi yan yung in-enroll natin dito sa SSS na bank account and in-approve na rin yan ni SSS. So, next nating fill upan is yung please select one. I-click nyo lang po yung arrow pababa. Dyan naman po, isi-select nyo kung anong employer or yung company nyo na naguhulog na SSS nyo ngayon, yung latest employer nyo. So once na-select nyo na yung employer nyo, lalabas na dyan yung pangalan ng company nyo and yung SSS number ng company nyo.
And then next is, i-click naman natin yung choose branch office. Click natin yung please select one, yung arrow pababa doon, para i-select natin yung address ng company. So, i-select nyo lang po dyan yung address ng company nyo. So, once na-select nyo na yung address ng company nyo, lalabas na siya dyan. Sa bandang baba naman, may makikita kayong I agree the terms and conditions. Click nyo lang po yung bilog na yon para malagyan ng tuldok. And then, lalabas yung terms and conditions. Basahin nyo lang po yan. And then, click nyo po yung accept button sa bandang baba. Once may tuldok na yung bilog ng I agree the terms and conditions, i-click nyo lang po yung proceed button sa baba. And then, may lalabas na reminder na make sure daw updated yung contact information nyo. So, click nyo lang po yung OK button. After that, lalabas na yung disclosure statement. So, click nyo lang yung download para ma-download nyo yung disclosure statement or screenshot nyo po yan. Etong disclosure statement po, ito yung summary or billing nyo ng SSS loan nyo. So, pag hiningi ito ng company nyo bago i-approve yung loan application nyo, bigyan nyo lang po ito. And by the way, makukuha itong disclosure statement pag nag-apply kayo ng loan via SSS mobile app. Pag nag-apply kayo ng loan, gamit yung mga PC nyo. Pag sa cellphone lang kasi na browser, hindi makikita yung disclosure statement. And pwede rin kayong mag-request ng disclosure statement sa SSS office mismo. So once na-download nyo na yung disclosure statement, click nyo lang yung submit button. And then, lalabas yung summary ng niloan nyo and then yung net proceed. Yung net proceed, yun yung papasok sa ATM nyo. May konting deduction sila or transaction fee. So once okay naman sa inyo yan, click nyo lang yung submit button sa baba. Then, may lalabas na notification na submitted na yung loan application sa SSS. So, screenshot nyo na lang yan para may proof kayo. And then, click nyo lang yung OK. And kung employed kayo, inform nyo yung employer nyo na nag-apply kayo ng loan para i-approve nila yung application nyo. Nakalagay dyan is awaiting for certification ng employer. Kung hindi po kayo employed, wala na kayong fill upan na employer dun kanina sa pinilapan. So, wait nyo na lang, i-approve ni SSS yung loan application. And then, once approved na ni employer or ni SSS, normally ang process is mga 1 to 2 weeks yung process bago pumasok yung pera sa ATM nyo. So, check nyo na lang po. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po ang i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please don't forget din pong i-like and follow ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And please don't forget din pong i-subscribe ang aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100,000 subscribers. Once na-achieve po natin ito, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you in advance po. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!